Isa ka na siguro sa mga nakarinig o nakabasa ng patungkol sa maalamat na kwento sa Britanya na naitutumbas pa sa sinasabing sinaunang superhero at ito'y kinagigiliwan ng maraming tao. Ito ay ang kwento ni King Arthur. Pero totoo nga ba itong si King Arthur? Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Marami ng mga nagawang pelikula at mga play patungkol sa royal history nitong si King Arthur at ang pagiging hari niya sa Britanya. Uunahan ko na agad kayo, itong si King Arthur sa panahon natin ngayon ay tinuturing lamang na isang alamat. Kumbaga, isa lamang siyang likhang isip ng mga sinaunang manunulat noong unang panahon. Katulad ng mga kwentong mito sa iba't ibang panig ng mundo na mayroong mga protagonist at meron ding mga antagonist. Ang kwento ni King Arthur ay kwento ng mga labanan at iba't ibang uri ng pakikipagsapalaran. Sinasabi kasi ng ilang mga historian na ang kwento raw nitong si King Arthur ay sinasabing inspired sa kung paano raw ipinagtanggol ng mga sinaunang British ang kanilang nasasakupan laban sa mga mananakop. Ang Britanya kasi ay matagal na panahong sinakop ng imperyo ng Roma. Alam naman natin na isa ang Roman Empire sa pinakamaraming nasakop na lugar mula sa panahon pa ng BC hanggang sa AD. Kaya naman napakalaki talaga ng kanilang teritoryo. Pero dahil sa mga napakaraming mga uprising ng mga iba't ibang grupo at mga barbaro sa iba't ibang panig ng mga teritoryo ng Roman Empire, ay dito ay unti-unting bumagsak ang kanilang napakalaking imperyo noong 410 CE. At matapos ngang tuluyan ng bumagsak ang imperyo ng Roma, maraming mga nagsasabing na walan daw ng mga records ng kasaysayan. Ito nga yung tinatawag na Dark Ages. Pero totoo nga bang wala talagang mga naitalang kasaysayan sa panahong ito? Kung hindi mga digmaan lang ng iba't ibang mga kaharian o tribo sa Inglaterra, sinasabing puro lang daw ito patayan at sakupan. Kung paano ang Britanya nga na iniwan na ng Roma, ay sinasabing sinakop ng mga Saxon. At dito nga sinasabing nakapaloob pala sa tinatawag na Dark Ages na ito ang sinasabing kwento nitong si King Arthur. Dahil nga sa ginawa niya raw na pagtatanggol sa kaharian ng Britanya laban sa mga mananakop na Saxon o yung mga mandirigmang nanggaling sa Germany at sa Denmark. Meron daw kasing mga lumaban sa mga Saxon na ito sa ginawa nilang pananakop. Kung pag-uusapan ay historical facts, ay meron naman daw talaga. Kung totoosin, maraming mga historian ang nagsasabing hindi naman daw talaga sinakop ng mga Saxon ang Britanya. Pero meron din naman mga nagsasabing sinakop nga daw talaga. At kung sinakop nga daw talaga ng mga Saxon ang Britanya, ay meron talagang batayan na meron niyang nagtanggol laban sa mga ito. Pero hindi ito direktang tumutukoy kay King Arthur. At bagkos ay may mga tinuturing pang mga ibang hari, katulad nitong si Gwardor. At sa ganitong mga klaseng pakikipagsagupa sa panahon ng Dark Ages laban sa mga Saxon, dito na-inspired ang sumulat ng kwento patungkol kay King Arthur. Ito ay si Geoffrey of Monmouth. At dito ay binuhay niya ang karakter na si King Arthur laban sa mga Saxon. Ang pagkabayanin niya at ang paghahari niya sa Camelot. Kaya naman hanggang sa kasalukuyan ay buhay na buhay pa ang kwentong ito at pinaniniwalaan pa ng iba. Bagaman itong si King Arthur ay nakakategorize bilang isang mythology, ay napakaraming ang naniniwala nga dito. At marami pang patuloy na naghahanap ng mga ebidensya para nga mapatunayang nag-i-exist talaga siya. Pero wala naman silang makitang mga konkretong artifacts na nagpapatunay nga talaga dito. Bagkos ipinapalagay na lang nilang ang ilang mga naiwang mga historical artifacts ay bahagi ng paghahari nga itong si King Arthur, na sa totoo ay hindi rin naman ganun ka-accurate. Ang kwento nitong si King Arthur ay nagkaroon ng maraming mga version sa paglipas ng panahon. Pero ang original nga nito ay ang version nitong si Geoffrey of Monmouth. At ito ay may titulo na tinatawag na The History of the Kings of Britain. Dito nakalagay ang kwento nitong si King Arthur. At sa totoo lang, ang kwento nitong si King Arthur
ay pinaghalo-halong mga kakaibang kaisipan patungkol sa Christianism at sa paganism o sa mga mahika at mga kakaibang pangyayari. Kaya naman kung talagang nag-iisip ka, ay magdududa ka nga kung totoo nga ba ito o hindi. Sa pinasimpleng kwento, itong si King Arthur ay anak ng hari ng Britanya na si King Arthur Pendragon at ng asawa niyang si Igraine. Pero ayon sa kasunduan nitong si Arthur at ni Merlin, itong si Merlin ang mangangalaga kay Arthur. Alam naman natin kung sino si Merlin. Si Merlin na isang magician at isang tagapayo nitong si King Arthur. Hanggang sa namatay nga ang haring si Arthur at dahil wala naman siyang naipakilalang anak na papalit sa kanyang trono. At para solusyonan ang problemang ito ay nagkaroon ng pagsubok sa mga kalalakihan sa Inglaterra na kung sino ang magagawang bunutin ang isang espada na nakabaon sa isang bato ay siya ang hihiranging panibagong hari. At sa dami ng mga sumubok nito ay itong si Arthur lamang ang nakabunot. Kaya naman siya ang hinirang na hari ng Britanya. Nagkaroon ng maraming mga pagtutol sa pamumuno ni King Arthur na nauwi pa sa mga labanan. At ang mga ibang labanan naman na na-encounter nitong si King Arthur ay ang mga pananakop ng mga kalaban. Pero napagtagumpayan niya naman ang lahat ng mga ito dahil na rin sa tulong ng isang mahiwagang espada na ibinigay sa kanya na tinatawag na Lady in the Lake. Ang espada ay tinatawag na Excalibur. Bahagi rin ng kwento ay na mag-asawa itong si King Arthur. At ang napang-asawa niya ay itong si Queen Guinevere. Nakalaunay magtataksil sa kanya dahil magkakaroon ito ng relasyon sa sinasabing pinakamagaling na kawal o kabalyero nitong si King Arthur sa kanyang mga knights sa kanyang round table. Ito'y walang iba kundi si Lancelot Dulac. Itong si Lancelot ay meron ding asawa na nagngangalang Elaine at may anak din sila na nagngangalan namang Galahad. Nakalaunan niya itong si Galahad pa ang sinasabing makakatagpo ng misteryosong Holy Grail na matagal na hinahanap nitong si King Arthur. Hindi magtatagal ang lihim na relasyon nitong si Queen Guinevere at nitong si Lancelot ay matutuklasan ni Mordred. Ito namang si Mordred ay sinasabing pamangkin nitong si King Arthur. Pero sa totoo, anak niya talaga ito sa kanyang half-sister. At nang mabulgar nga ang lihim na relasyon nitong si Guinevere at nitong si Lancelot, syempre ay kinagalit ayon ni King Arthur. Hinatulan ang kamatayan nitong si Guinevere dahil nga sa kanyang pagtataksil. Pero iniligtas naman ito ni Lancelot at pareho silang tumakas. Pero nasukul pa rin sila ng hukbo nitong si King Arthur. Napawi itong si Guinevere at ito namang si Lancelot ay nagtungo sa Pransya. Kaya nga lang dahil sa matinding galit nitong si King Arthur ay sinundan niya itong si Lancelot para nga tugisin. At dahil doon, namalayo itong si King Arthur sa Camelot o sa kanyang kaharian ay naatasan niyang mamahala muna dito ay itong si Mordred na kanyang pamangkin nga raw o kanyang anak. At sa pangyayaring iyon ay inagaw ni Mordred ang paghahari at maging ang reynang si Guinevere ay inasawa niya. Nakarating kay King Arthur ang pangyayaring ito. Kaya naman agad siyang bumalik sa Camelot para muling agawin kay Mordred ang paghahari. At dito ay nagkaroon ng matinding labanan. At sa tindi ng labanan iyon ay naubos ang lahat ng kawal nitong si King Arthur at isa lamang ang natira. Sa kabila nun ay nagapi niya naman itong si Mordred. Kaso sugatan nitong si King Arthur at nag-aagaw buhay. Kaya naman bago siya bawian ng buhay ay inutos niya sa natira niyang kawal na isauli na o ibalik sa lawa ang kanyang espadang Excalibur. At matapos yun, ang katawan nitong si King Arthur ay dinala ng mga mahiwagang babae sa lugar na kung tawagin ay Avalon. At dito ay hindi na muli pang nakita itong si King Arthur. Pero sa mitolohiyang ito, sinasabing isang araw daw ay muling magbabalik itong si King Arthur na magmumula sa Avalon. Ito'y para sa gipin niya ang kanyang kahariang Britanya. Kung tutuosin ang kwento nitong si King Arthur ay nagkaroon ng iba't ibang mga version dahil nga sa iba't iba ring mga manunulat na gumawa na ito. Pero ang ilan sa mga nakilalang sinasabing mga version ay ang likha nila Waze, Christian de Troyes, Thomas Malory at syempre ang orihinal na si Geoffrey of Monmouth. Bagaman ang kwento ay sinasabing purong mito lamang.
nababahiran pa rin ng kaisipan na baka totoo raw nga ito, kahit pa wala namang sapat na ebidensyang nagpapatunay. Pero ang impluensya ng kwentong ito ay napakalaki ang ginampanan sa kultura ng mga Briton, lalo na pagdating sa ideya ng mahika, gaya ng impluensya nitong si Merlin. Si Merlin ay bahagi ng kwento. At ang sinasabing impluensya ng mahika na daladala niya ay nakarating hanggang sa kasalukuyan. Kung mapapansin natin, gaya ng sa Harry Potter. Maraming ang mga nagsasabing ang Harry Potter ay inspired daw dito kay Merlin. Maging ang mga Druid tradition. Ang Druid ay sinasabing mga pagan daw. At ang mga Druid tradition na ito ay hanggang ngayon ay nakaka-impluensya pa rin sa makabagong panahon. Sa Stonehenge nga ay may mga nagaganap pang mga pagdiriwang tuwing summer solstice. Patungkol naman sa Holy Grail, ay talawas ito syempre sa Druid tradition. Ang Holy Grail kasi na ito ay sinasabing konektado sa Kristyanismo syempre. Dahil itong araw ang sinasabing kalis na inunuman ng Panginoong Hesukristo sa hapunan kasama ang kanyang mga alagad. At ang sinasabing pag-inom daw dito ay magbibigay ng immortal na buhay. Kaya nga naging isa iyon sa mga misyon nito ang si King Arthur na hanapin ito. Dahil syempre eternal life ba naman eh. Pero kung i-analyze natin, medyo magulo talaga na hindi yata eterno ang mga pangyayari at mga ideya sa isang kwento lamang. Dahil alam naman natin na ang paganism at Christianism ay against sa isa't isa. Kaya naman ang malawakang paniniwala talaga sa buong mundo na itong si King Arthur ay isa lamang mitolohiya ay isang katotohanan. Maraming salamat mga pao sa inyong pagsama sa ating kwento sa araw na ito. At kung nagustuhan mo ang mga ganitong klaseng mga kwento, mga historical, mga trivia at mga pop culture, ay maaari kang dumalaw sa ating channel. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, just hit the subscribe button at ang notification bell. Nang sa ganun ay updated ka sa ating mga ipopost na video sa mga susunod na araw. At kung mahilig ka naman sa mga kwentong katatakutan, meron naman tayong Tinig PH Stories. At palike at pa-follow na rin ng ating FB page. Uli, maraming salamat sa inyo mga paos. At para sa maraming pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!